Good morning mga ka-agri, this is Dion Sibir TV and welcome back to our YouTube channel. Isa ba kayo sa mga namumroblema o nagtatanong kung bakit may bunga na ay nalalaglag pa? Malalaman natin yan mga ka-agri after ng ating intro. Agri, welcome back to our YouTube channel. So kung isa ka sa mga nagtatanong sa mga problema nga ayaw mabuo katulad nito, mga bunga na pero nalaglag pa sa ating kalabasa, makikita ko sa inyo sa araw na ito kung bakit nga ba sila nalalaglag na kung saan ay yan ay bunga na. So panoorin mo lang hanggang dulo at isishare ko po sa inyo ang ating gagawin ngayon para matulungan nating mabuo ang bunga ng kalabasa. So keep on watching mga ka-agri. At disclaimer mga ka-agri, tayo po ay hindi eksperto, ibinabahagi lang natin ang ating kaunting kalaman tungkol dito sa papabuo ng bunga ng kalabasa. Yan mga ka-agri, ang update sa ating kalabasa ngayon. So sila ay gumagapang na paparoon. Ang bunga ng ang kalabasa natin mga ka-agri ay ito ay isang puno lamang pero ganoon na siya ka layo ang nagagapang. At may nakikita na rin tayo dito mga ka-agri na magbubunga na siya o namumulaklak na. So ito nga pala mga ka-agri, pagkilala sa lalaki o babae. So, ito yung babae mga ka-agri na bunga. Yan mga ka-agri. So may prutas sa ilalim and then may crown po siya sa taas nito. Yan mga ka-agri ha. So, ito dapat mga ka-agri ang tumuloy. So ito dapat ang papatuloy natin para magiging bunga at siyang maaani natin pagdating ng araw. So at siyang makakain natin, maluluto natin. Pero ang problema ng karamihan mga ka-agri, bakit hindi siya tumutuloy o bakit siya nangangalaglag? So ang problema na yung mga ka-agri o ang isang dahilan ng mga ka-agri kaya hindi siya natuloy ay ang kakulangan mga ka-agri sa pollinator. Mga ka-agri, may tatlo para sa akin. May tatlong pagtatransmit o tatlong paraan ng pagtatransmit ng pollination. Unang-una ay sa pamamagitan ng hangin. Pangalawa ay sa pamamagitan ng pollinator. So yung mga bubuyog na itong yan, yung pollen na yan ay mapapapunta dito sa babae. At ang pangatlo naman mga ka-agri ay ang hand pollination na kung saan ay gawa ng tao. So una, sasagutin ko na yung mga katanungan nyo kung bakit hindi nabuo ang bunga ng kalabasa. Yun ay dahil sa kakulangan mga ka-agri ng pollinators o yung mga bubuyog na nakikita natin. So kulang na sila, wala na sila. So ano ba ang dapat nating gawin para hindi maubos o hindi mawala yung mga pollinators? Ang una ay huwag tayo mga ka-agring magsunog kalapit ng ating taniman para sila ay hindi lalayo. Pero ito mga ka-agring, may lumilipad na siya, nakikita natin. So may bunga, may ilan nilang bubuyog pero hindi siguro sapat. Kaya nangangalaglag yung bunga ng ating prutas o gulay. So pangalawang sagot mga ka-agri para hindi lumayo yung mga pollinators ay iwasan natin mga ka-agring mag-spray ng mga pesticide para hindi mamatay pati yung ating nakakatulong na insektong sa ating bukiran o halamanan.
So hanggat maaari, iwasan nating mag-spray mga kaagri ng mga insecticide at saka pesticide para hindi madama yung pakipakinabang na insekto. Yan, pero hindi naman tayo doon magtatapos mga kaagri dahil gagawa natin ang paraan para sila ay mabuo. So ipapakita natin ngayon sa inyo mga kaagri at isishare natin kung paano natin gagawin ang pag-hand pollination para mabuo yung ating itong bunga ng kalabasa. Yan mga kaagri, kung makikita niyo ito, una tanggalan niyo ito mga kaagri. Tanggalin niyo ito. Yan. Tanggalin niyo ito mga kaagri. Tapos itong pollen na ito mga kaagri, ito ay itutusok natin doon. Yan, ganito lang ba. Tirhan natin ng konti. Tirhan natin ng konti para magsisilbing taklob din ito doon sa babae nating bunga. Tapos mga kaagri, ay itutusok natin yan dito sa papaasawa natin yan dito sa babaeng kalabasa. Yan. Yan mga kaagri, may pollinator siya mga kaagri. So, yan, gagawin natin yan mga kaagri, ganun. Yan, tataklod natin doon. So, ganun na siya mga kaagri. Napag-asawa na natin siya. So, after nyan mga kaagri, update ko kayo kung nabuo ba talaga ang ating ginawang pag-aasawa o hand pollination mga kaagri. Yan lang muna mga kaagri sa ngayon. Yan lang muna aking ma-share sa inyo. At maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating munting YouTube channel. Kung nagustuhan mo mga kaagri ang ating na-share na pamamaraan ng pag-hand pollination, i-share mo po sa inyong kapwa magsasaka ang video ng ito. At disclaimer mga kaagri, tayo po ay hindi eksperto, tayo ay nagbabahagi lamang sa ating kaunting kaalaman or pamamaraan ng pagsasaka. Once again, ako ang inyong kaagri at ikaw ang bida. Maraming salamat po sa inyong lahat.